Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Bicolanos TV. At pasensya na kayo, medyo matagal akong hindi nakapag-upload. Wow. Hi guys, pasensya na. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Bicolanos TV. At medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-upload ng bagong video. Aww. Dahil ako ay busy. Ako ay gising sa gabi at tulog naman sa umaga, alas maghapon. Nagigising ako mga bandang alas 3, wala na time. So this time magluluto ako ng sizzling tofu, isa sa aking mga menu dito sa aking kainan. At para sa mga nag-diet at vegetarian, fit to para sa iyo. Kaya ngayon ang gagawin ko ay magluluto ako ng sizzling tofu, creamy sizzling tofu. Magugustuhan niyo to. Kasi kakaiba to eh, parang medyo matamis ng konti, tapos medyo parang matamis sa medyo may konting anghang. So lulutuin na natin, and I hope you like it and enjoy my menu about this and cooking style about the sizzling tofu. What's this? Ang gagawin natin, magpapainit tayo ng mantika kasi para pagka few minutes dapat mainit na yung mantika kasi basta ganun. Ganito paghiwa niyan, ikakat sa gitna, yan. Okay. Tapos kakat ng ganito, dalawang cut. Tapos cut naman sa gitna ng ganyan. Kasi ang paghiwa nito, hindi kailangan yung tipong pinupino siya. Ayan. Pangit kasi wala ng style. Ang ipinapakita ko sa inyo ngayon, ito yung casual ng pagluto ko ng sizzling tofu para sa aking mga customer. Ayan, ganyan siya. So, ganyan. Tapos, lalagay natin sa ganito. Okay. Yan, lalagay natin sa atin. Pag-iwa-hiwalayin natin. Sa larangan ng pagprito, ang sikreto kasi niyan, kay non-steak or hindi non-steak, ang iyong pagpiprituhan, kailangan yung mantika ay mainit na para pagka nailagay nyo yung pipituhin nyo ay toast agad siya at hindi na siya kakapit doon sa paglulutuan nyo sa kawali o kung saan pa mga metal. Wow! Yun ang hindi mo kailangan ng non-stick para makapagprito ka ng makuha mo yung perfect na prito o luto. Brilliant! Yung piniprito. Kailangan lang mas mainit na ang mantika at yun. Ganun na. Kasi paglagay mo ng pipituhin mo, frost agad siya, toast agad siya, ganyan. So pag mainit na ang apoy, kailangan mong patayin muna yung apoy kasi liliyab yung mantika. Tapos pag nailagay mo na yung piniprito mo, your tofu, saka mo bubuksan yung apoy kasi wala na hindi na mag-apoy. Okay. So ganyan siya. Ang pagprito nga pala ng tofu, kailangan deep fry siya. Kasi pagka prinito mo ng isa-isa, medyo puti lang yung apoy. Ayan, papatayin na natin yung apoy. At kukunin na natin yung tofu. Ganito pag fried ng tofu, medyo golden brown lang siya kasi medyo toast siya. Pangit din kasi ito yung toast na kasi para na siyang papel. Na parang pag ginuya mo siya, wala na siyang So ganito lang ang
toast ng tofu, ayan o. Wow! Yan, ganyan lang yung pag-toast ng tofu. Yan. Yan, papatuyuin lang muna natin siya dito. At pagkatapos yan, luto naman tayo noong sauce ng tofu. Para sa pagluto ng sisling tofu, ito yung gagamitin ko. Meron akong siling green, onion, tapos sa bell pepper at yung dairy cream. Ayan, dairy cream yan. Ito yung ginagamit kong para doon sa pag-saute ng ingredients para na sa sisling tofu. Kasi medyo may kakaibang aroma at lasa yung dairy cream. Kung wala kayong dairy cream, pwede kayong gumamit ng mantikilya or margarine. Kapag wala pa ring margarine, pwede kayong ordinaryong yung cooking oil, yung ordinary na bibili sa palengke. Basta at this time, pinapakita ko lang sa inyo it how I prepare yun sa sizzling tofu na isa sa aking mga menu dito sa kainan. Kaya ito yung aking mga ingredients. Optional lang ito para doon sa inyo kung gusto nyo ganyan. Kung wala pa rin kayo magtika, huwag na kayo magluto ng sisling tofu kasi hindi nyo ito maluluto. Anyway, magluluto na tayo ngayon ng sisling tofu. Na-fried ko na yung tofu. Ang gagawin na natin ngayon ay magsusutay na tayo at gagawin na natin yung pinakang sauce. Yung sauce mariosa. Okay. Lagay na natin yung isang dairy cream. Naka-slice na kasi ang dairy cream ko dito. Sa bawat order, isang slice o isang cubes na ganito. Yan. Ganito yung isang order. Yan. Ganyan. Tapos tutunawin natin yan. Tutunawin ang tutunawin. Ganon, ganyan. Ganon. Ganon. Yan. Ano siya? Kasi pag ito yung ginamit ko kasing dairy cream o mantika na... Pag ito kasi yung ginamit kong pang spray sa mga sangkap para sa sisling tofu. Ano siya? Mabango. Mabango na parang may tsorba. Sunod natin yung sibuyas. Sibuyas, medyo malalak yung cut. Yan. Kasi medyo dagdag din yan sa style o yung art ng isang pagkain. Hindi kailangan ng sobrang pino-pino. Okay? So, sunod natin yung green. Sili green. Sili green. Pagkatapos niyan, sunod na natin yung bell pepper. Ganyan lang. Yan. Sutay lang ng konti. Sutay na sutay. Tapos lagyan natin ang cracked pimiento or pimenta. Yan. Tapos lagyan na natin ng pagkatapos mag-isa, lagyan na natin ng tubig. Yan. Diba? Tapos lalapasan natin yung apoy. Para okay, pag nalagyan na ng tubig, lalagyan na, sasangkapan na natin. Lalagyan natin ng asin. Yan. Konting asin lang para ma-chance nyo yung tamang lasa ng gusto nyo. At lalagyan natin ng ganito, syempre yung aking sikretong malupit. Yan. At lagyan natin ng asukal. Ito yung asukal na gagamitin natin para mag-contrast yung alat sa yung tamis. Sa paggawa ko ng sisling tofu, kailangan medyo madami yung asukal. Kasi masarap-sarap ito pag medyo matamis-tamis. Ganyan. Ganyan. Ayantay natin natin kumulo at sakalatayan natin ng cassava starch ang nilalagay ko dito kasi ang cassava starch, ang pagkakaiba nila ng cassava starch at ng corn starch, naglo-long last kasi ang creamy o yung smoothness ng cassava unlike doon sa corn starch.
Really? Kasi pagka yung cornstarch ang inilalagay mo, mga few minutes, kapag malamig na yung pagkain, lalo sa lumi, yan sa lumi, magiging tubig na lang siya. Unlike sa cassava starch, consistent yung lapot doon sa isang pagkain. So, lagyan na natin siya ng cassava starch. Palalaputin na lang natin. Yan, pagkatapos niyan, yan, pagkatapos mong lagyan ng cornstarch o makuha mo yung tamang texture na lapot ng okay. Sauce doon sa sizzling tofu, saka mo ilalagay yung itlog, yung egg na pinating itlog, scrambled egg. Tapos saka mo siya isusutin na rin yan. And then, pag nailagay na yung egg, ayan na siya, oh, tingnan mo, oh, ayan na siya, oh. Ayan, saka mo ilalagay yung tofu, ayan. Ayan, ganyan na siya. Ayan, luto na, diba? Perfect. Oh, diba? Ano, luto na ang sizzling tofu. Yan. Ito yung sizzling tofu ko dito. Fast moving ito kasi minsan may mga customer ko hindi sila nakain ng baboy. Ganyan na siya, luto na siya. Kahit wala mo nang lasa-lasa, luto na yan, dire-diretso na. Patayin na natin. Yan, lagay na tayo niya. Tapos lagay na natin ng pag mainit na ang sizzling plate, lagay na tayo ng mantequilla. Tofu. And then, hindi pa dyan nagtatapos, lalagyan pa natin siya ng fried garlic. Yan, bubudburan natin siya sa ibabaw ng fried garlic. At set up na natin dito sa wood plate. Yan. Ito na ang sizzling tofu. Yan, wow. Oh, diba? Ay, sarap! Yan. Kaman nga natin. Sarap lang. Sarap. Sa mga nag-diet ay gusto ng kakaibang luto, pwede nyo itong subukan, yung sizzling tofu. Very affordable, walang gano'ng mga etos-etos ng pagluto. Shoutout nga pala kay Don Miguel, yan. Gusto niya to eh. Yeah, ito na para sa'yo. Oh. Papayat ka na. Yeah. Sarap. Simpleng-simple ang pagluto, walang ganong mga kaartihan. Ayan, ayan.